Hi! Magandang umaga sa ating lahat. So, gusto kong ipaalam sa inyo kung ano ang ano ba ang Project Yarn? Project Yarn stands for Young Bacaoreños as Active Readers in the New Normal. So, ang ating goal ay number one, to provide learning through engagement with peers and others in learning communities. Number two, to help students attain grade level proficiency. At ang panghuli, to raise their reading comprehension level. Pag-usapan naman natin kung paano ginagawa ang Project Yarn. Ang Project Yarn ay ginagawa linggo-linggo. Bawat araw sa isang linggo ay may naka-assign na task. Ang mga output na mapipili ay may pagkakataong maitampok sa online kamustahan. Maaaring ipamalas ng mag-aaral ang kanilang natatanging output upang hiranging role model. Ang Project Yarn ay may dalawang proseso para sa mag-aaral na nasa modular at blended learning modality. Una, sa blended learning modality, meron tayong FB page. Sa FB page, doon yung makikita ang mga selected literary piece, the recordings ng mga teachers natin na babasa ng literary piece, at yung mga Google form na sasagutan ninyo pagkatapos ninyong mabasa at marinig ang literary piece. At meron din tayong pagpo-post ng mga outputs ninyo. At tandaan, ito ay ginagawa linggo-linggo. At huwag natin kakalimutan ang pag-join sa FB page natin. Maaari ninyong makita yan sa pagtatype sa inyong FB ng Project Yarn. Sagutan lamang ang mga tanong na hinihiling bago kayo tanggapin na makasali sa page na to. Sa modular learning modality naman, meron tayong pagdi-distribute or mabibigyan kayo ng mga hard copy ng mga literary passages. Kung gusto nyong marinig ang recordings ng teacher ninyo, maaari kayong tawagan ng mga teachers upang basahin sa inyo ang mga stories. At pagkatapos, pwede nyo nang sagutan yung mga questions dun sa hard copy na natanggap ninyo. At pagpunta ninyo sa Friday, maaari nyo nang ibalik ang inyong mga nasagutan. Pag-usapan naman natin ang magiging schedule nyo sa isang buong quarter. Ang isang quarter ay merong 8 linggo. So sa unang linggo, yan ay September 13, ang inyong gagawin ay English. Sa susunod na linggo ay Filipino. Sa week 3, meron tayong online kamustahan at diyan ninyo ipapamalas para sa mga napiling mga estudyante ang inyong mga output. Pagdating ng week 4, ay babalik tayo sa English. Pagdating ng week 5, Filipino ang inyong gagawin. At sa week 6, ay meron ulit tayong online kamustahan. Pagkatapos ng online kamustahan sa week 6, sa week 7 ay magkakaroon tayo ng maiksing assessment kung kayo ba ay natuto or nag-improve ba ang inyong skills. At pagdating ng week 8, ahayaan namin kayo na magpahinga muna or kumbaga wala muna tayong gagawin sa Project Yarn. Pagdating ng susunod na quarter ay babalik tayo sa ganitong schedule. Tignan naman natin ang gagawin ninyo sa kada linggo. So makikita ninyo dyan, meron tayong Monday, Tuesday hanggang Friday at nahahati yan sa blended at sa modular. Tignan natin, bawat araw sa Monday sa blended, meron tayong distribution of selections and answer sheets in FB close group. Sa modular naman, meron tayong distribution of selections and answer sheets in hard copy. So, magkaiba ang ginagawa ng blended at sa modular. Ngunit, kung kayo ay modular pero makaka-access kayo sa FB page ng Project Yarn, ay maaari nyo ring makita doon or i-download doon ang selection at saka pwede rin kayong magsagot. Sa Tuesday naman, magsasend ang mga teachers ninyo ng voice recording ng parehas na selection sa FB Close Group. Yun ay para sa inyo upang marinig ninyo kung paano binabasa yung selection na ipinadala sa inyo noong Monday.
Then, sa Wednesday naman, ay bibigyan kayo ng maiksing pagsasanay kung paano ninyo niintindihan yung story na ibinigay sa inyo nung Monday at Tuesday. Yan ay maiksing mga questions lang na kinalaman dun sa story. And then sa Tuesday, syempre hindi tayo pwedeng ma-stress. Kailangan din natin ng rest day. At pagdating ng Friday, ay magsisend kayo ng video recording nyo sa FB page para ipakita sa amin na kayo ay nagbabasa. Maaaring kayo mismong nagbabasa at ang audience nyo ay mga kapatid nyo or kaibigan nyo or maaaring yung nanay or yung tatay, yung ate or yung kuya ang magbabasa ng story para sa inyo. So, ang project focus natin, nahahati yan sa dalawang cycle. So, sa first and second quarter, ang focus natin ay para ma-improve yung inyong vocabulary. Sa cycle 2 naman, sa third and fourth quarter ay ang reading comprehension. So, gusto kong ipakilala sa inyo ang mga teachers na nag-improve or gumawa ng project yarn. Sila ay sina Ma'am Paglugog, sila Ma'am Camacho, si Ma'am Milyado, ako, Ma'am Sobrevilla, si Ma'am Manding, si Ma'am Olivas, si Sir Gonzales, at si Sir Binigas. Kung sakaling may mga tanong kayo, may kinalaman sa project yarn, maaari nyong i-message ang mga teachers na nakikita nyo sa screen or maaaring ang inyong language teacher, maaaring sa Filipino teacher or ang inyong English teacher. So, yun lamang at umaasa kami na lahat jo-join sa Project Yarn sa FB page at naway naintindihan nyo lahat ang ipinaliwanag ko sa inyo sa PowerPoint na ito. Maraming salamat!